Okay guys, ito na naman po tayo nagbabalik ang inyong lingkod sa daanan habang buhabiyahe. Ngayon po, mag-aayos tayo ng ating anong tinatawag dyan, yung encumbered pagdating sa inyong CR ng mga sasakyan. Okay? Yung ganito, pakita ko sa inyo. Yung ganito yun, yung ganito. Yung encumbered na yan. Kasi yan, pag niloan mo sa bangko ang inyong sasakyan, yan ang ibibigay sa inyo na CR. So hanggat hindi yan nare-release, ang sabi nila, hindi mo basta-basta pwede ibenta yung sasakyan. Even though meron ka ng release of mortgage galing sa bangko, hindi pa rin siya pwede ibenta at may transfer sa ibang owner. Yun ang pagkakaalam ko. Pero ang sabi naman ng iba, pwede na daw diretso yan. Ibigay na lang daw lahat ng documents sa bibili ng inyong sasakyan. Sila na bahala mag-process. Okay, ang una nga palang process is pag na-release na sa inyo ang mortgage ng inyong sasakyan, punta kayo sa RD, Registry of Deeds na tinatawag nila. Yan eh, sasabihin sa inyo ng bangko or nakasulat dun sa ano, sa bibigay ng bangko na papel kung saan RD kayo pupunta. Depende kasi yan kung saan nakaregister ang inyong sasakyan. O katulad dito sa akin, sa Laguna, dito ako sa Registry of Deeds of Laguna, sa may Calamba. Actually, tapos na ako sa Registry of Deeds kahapon, nakapunta na ako. Mabilis lang pala, kahit ngayong pandemic, mabilis lang. Akala ko naman matagal. Ayan, no? Nabigyan na nila ako ng release. Ito na yung release ng ano. Ito yung dadalhin mo sa LTO para mapalitan na yung CR mo ng dun sa pangalan na mismo. Tatanggalin na yung encumbered. Okay, ang biniyaran ko pala sa RD o Registry of Deeds ay 834.32. Yan. So yun. Kita nyo yun dyan. So yun yung biniyaran ko, 834.32. Plus, syempre, meron silang tinatawag doon na parang sa postal ba yun? Yung stamp ng postal, which is 30 pesos. So kung meron ka na binayaran 832 plus 30 pesos, mga 862 babayaran mo total. Tapos meron ding parking doon na 50 pesos. So yun lahat yung babayaran mo sa RD. So pa total of 862 plus 50, parang papatak 912, ganyan, around ano, ganun. So kuno ko lang 900, humigit kumulang 900 pesos din babayaran mo. So yun ang pinakaano mo sa RD. Tapos pagdating mo naman ng LTO, meron ka pa din daw babayaran na kulang-kulang more or less 280 pesos according sa ating LTO website na nakausap ko kahapon sa chat nila sa online, na yun daw yung babayaran mo. Basta ipakita mo lang daw itong release of mortgage at saka yung chattel mortgage release by RD. Yan yung baka dadalhin mo doon. Anyway, mabilis lang daw sabi naman sa akin sa LTO. So subukan natin ngayon. Okay? So mamaya papakita ko sa inyo kung mga ilan ng ano pa natin ang magagawa natin doon or ilang minutes tayo doon sa LTO. Ha? Tabayanan niyo lang guys ha. Okay, paalis na tayo. Ito tayo na sasakyan na tayo ngayon. Okay, bye-bye. Na naman tayo. Okay po nyo. Ito ngayon, papunta ngayon tayo ng Quezon Avenue Skyway Ramp. Kasi doon daw ang daan papuntang GR Aneta LTO. Okay. Ito, while we are driving, approaching tayo ng Skyway entry. Sa ano tayo? Pa-northbound tayo. Tingnan natin kung ilang ano.
ilang oras to. Ano natin? Bilis lang lakad sa LTO, no? Para hindi mo tayo makabala. Kasi medyo marami pa tayong gagawin, eh. So, ayan po. Makikita nyo. Siya mahirap kahit nasa panahon tayo ng pandemic,
hindi siya mahirap gawin. Napakabilis lang doon sa RD. Usually, akala ko matagal din yata yung mga titulo ng lupa. Pero sa sasakyan, shuttle mortgage, napakabilis. Kasi pagdating ko doon eh, kuha lang akong number. After kumuha ng number, pasok agad sa loob eh. Tapos hintay mo na, andun na. Doon ka na kaagad sa window 3 nila doon. After mo window 3, maibigay yung documents mo, tatatakan nila. Tapos pupunta na sa window 4. Pagdating mo ng window 4, bayad na, balik ulit ng window 3, bibigay na sa iyo yung documents. Ang bilis lang. Kaya shout out sa inyo dyan, mga ma'am sa RD, sa Kalamba. Gandang proseso, mabilis. So yun, mabilis ang proseso natin doon sa RD. Hindi natin alam ngayon dito sa LTO. Sana mabilis din. Okay, so magbo-vlog din tayo pag nandun na tayo sa LTO para naman makita ng ating mga viewers na ito pala yung proseso na dapat nilang gawin, di ba? Sa pag-ayos ng encumbrance pag na sa CR natin. So ito po ay hindi lang para sa kotse, no. Alam ko lahat po ito, pwede po ito sa motor. May bibit kung meron kayong motor na nasa encumbrance din. Talagang need nyo po pumunta ng RD o Registry of Deeds at LTO, which is yung LTO kung saan yung mother file naka ano yung alam mo yung sasakyan mo. Kasi itong yung sasakyan namin naka ano siya, ang mother file niya is sa LTO NCR Araneta G. Okay, so kaya kailangan ko siya pumunta talaga dito para matanggal ko lang yung encumbrance. Okay, yun ang ano natin, yun ang purpose natin kaya tayo umalis ng maaga ngayon, kasi sabi nga nila daig ng maaga, daig ng maaga, tama ba ang maaga? Hindi, joke lang, hindi ko alam eh kasi sabi ko yun. Hindi, kaya tayo umalis ng maaga kasi sabi nga daw ano, marami daw tao yata o walang maparkingan dyan sa LTOG Araneta. So sa ating government, sana naman po lagay naman po tayo ng maayos-ayos na parking para sa mga motorista, at nagbabayad naman po tayo lahat ng ating tax. So sana naman po mapakinabangan natin yan. Okay, anyway, tingnan natin. Ayan, 1 kilometer ahead na lang Quezon Ave. So dito na tayo, magki-keep ano na tayo, keep right na tayo, no, para ating mapuntahan ng Quezon Ave na yan. Okay guys, babalik ulit ako pag nasa LTO na ako. Okay, bye bye. So guys, dito ako ngayon sa LTO na sa loob. Actually medyo wala naman tayo, pero medyo na tayo para nakashort dito lang. Kaya medyo nagbabawas na tayo. So yung nga pinapractice natin ngayon yung sa LTO, yung cancellation ng encumbered. So sabi naman ni Kuya, umukulang ako. Pinapasok ako kanina ng Kuya Guard kahit nakashort ako, dahil bawal pala. Nakiusap na lang tayo kasi galing pa tayo ng Lagunay. So sana maayos natin ngayon. Hindi ko alam, sabi sa ano kami na hindi ko pwede cancel yung dito. Dahil doon ko daw ipa-file sa ano, sa malapit na LTO sa akin. Pero since dito na ako, nagtanong na rin ako ng pakasakal. Pero pinanggap naman yung papel eh. So makikita natin kung ano na kung makakancel nila, kung magbabayad ba ako yun. So balitahan ko kayo naman kayo sa report. Pala kung Kuya Guard dito sa LTO West sa D. Araneta, napakabayad. At pinapasok tayo. Sige, kami ulit bago tayo lumabas. Tingnan natin ko ng mga laro. Okay guys, ito na naman ako nagbabalik. Ayun, tapos na tayo sa LTO dito sa G. Araneta. Ang nangyari pala, pagpunta mo pala dyan, paalala pala sa lahat ng pupunta dito, bawal pala naka-short. Buti na lang mabait si Kuya Guard.
So, shout out kay Kuya Guard, hindi ko nakuha yung pangalan eh. Pinapasok ako. So, ang gagawin pala dito, i-certify true copy lang pala nila yung mga documents mo. Tapos, pag na-certify true copy na, yung cancellation na CR na encumbered ay dun mo pa rin ipaprocess sa pinakamalapit na LTO sa'yo. So, okay. So, ngayon, ang sabi sa akin, pumunta ako ng LTO Muntinlupa or Binyan. Pero sabi, LTO Muntinlupa para daw mas madali. So, ngayon, pupunta ako LTO Muntinlupa para ma-process natin, ha? Okay, babalitaan ko kayo pag okay na. Para makita natin kung ano mangyayari. So, ngayon, on the way ako sa ano. Siguro, inabot din ako ng... Pagkaraan ng 100 metro. Manatili sa kaliwa patungong itong Skyway, South Araneta Avenue on ramp. Manatili sa kaliwa patungong ito Skyway, South Araneta Avenue on ramp. Yeah, medyo ano rin. Pero so far okay naman. May natutunan na naman tayo ngayong araw, di ba? So at least alam na natin. Akala ko kasi dyan mo ispa pa-process. So kukunin mo lang pala dyan yung certified true copy. Actually, dapat nga, sabi sa akin, pumunta na daw dapat ako sa Muntinlupa LTO. Tapos doon ako, doon ko na daw ipasa yung papers, sa ipapadala pa nila dito sa G. Araneta. Pero since andito na ako ngayon sa G. Araneta LTO, so ako na nagpa-certified true copy, di ba? Kasi, syempre nga naman, eh, pabalik pa ako doon, eh, nandito na ako. Eh, di, mas okay na nandito na, ano na ako. Mas okay na andito na ako. Parang hindi na babalik. Pahihintay mo pa kasi ulit yun, yung papel na mangyayari na. Nakukuhin sa isang Muntinlupa, ipapasa nila dyan, hihintay mo pa. Eh ngayon, at least nakuha ko na, certified true copy na. So hindi naman nasayang yung punta natin dito sa LTO. So yun lang, medyo kung ano kayo, busy kayo, medyo abala ng konti. Pero so far okay naman, malawag naman daan na eh. So lahat naman ngayon, Skyway na eh. Dumiretso lang ng 25 minuto patungo sa Skyway na naman tayo, pabalik. Ayan, Skyway. Oh, dito tayo sa E. Rodriguez tayo umiksit kanina eh. Sa Quezon Avenue. So ngayon pabalik na tayo. Lapit lang pala ang pinaka ano, LTO. Tutusin malapit lang dahil may Skyway. Laking tulong talaga ni Skyway, bro. So, salamat sa ano na to na Skyway. Nakaisip nito at medyo talagang iwas traffic. Tapos, ano pa? Iwas tipid gas, di ba? So, hindi pa alam ni Waze. Oh. Nalilito pa si Waze. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Nalilito pa si Waze. Kumaliwa sa Bayani, tapos kumaliwa sa 130 G Araneta Avenue North. Nalilito pa si ano, nalilito pa si Waze. Hindi niya pa yata alam tong Skyway Stage 3. Anyway, dito na tayo, pabalik na tayo ng ano. Ngayon diretso na tayo Muntinlupa. Okay guys, diretso tayo Muntinlupa. Abalitaan ko kayo ulit pag nandun na ako. Para sana makuha natin ngayon. Siguro naman makukuha natin ngayon yan. Kasi ready na yung certified true copy. So ano na tayo. Ito na yun. Ito na yung last op. Ito na siguro yung last na step para makuha natin yung CR na walang encumbered. Okay. Okay, paano guys? Balikan ko ulit kayo mamaya, ha. Okay. Bye bye. So guys, ayun na yun, tapos na tayo. So yun na nga, ang nangyari eh, pumunta nga tayo ng LTO Muntinlupa. At ang sabi doon, pwede na daw diretsong i-transfer nung bibili gamit yung documents na to para hindi na nga magka-double-double yung gastos. So yun na po. So marirelease na yung encumbered niya as long as meron ng release ng RD at ng bangko at meron ng certified true copy from dun sa mother file natin, which is yung mother file is nandun sa LTO G. Araneta nga na pinuntahan natin kanina. So okay, yun na, tapos na ang ating ano, ang proseso ng pag-process ng encumbered. So ngayon bibigay na natin tong document dun sa buyer at siya na bahala magparehistro with deed of sales.
Kasi ito nga pala, hindi ko nabanggit kanina, kaya ako nilakad to dahil binibenta ko na yung sasakyan. So, since naka-encumbered siya, gusto ko matanggal yung encumbered para malinis ang documents. So, ito na nga, nalinis na natin, tapos na. So, ngayon, bibigay ko na lahat to dun sa buyer. At siya na bahala magparehistro ng bago. At the same time, malipat na rin sa pangalan niya gamit yung mga original documents na to. Yun guys. So, maraming salamat sa pagsubaybay. At don't forget to subscribe nga pala. Tsaka, yung hit nyo na lang yung bell button para updated tayo sa mga bagong videos na darating pa sa mga susunod na araw. Okay? Maraming salamat guys. Bye-bye!